what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works. So, nandito naman po tayo ngayon mga sir para magbigay ako ng sampling tips and ideas. Ito ay regarding lang naman sa auto sensor o lambda sensor o oxygen sensor. Ito ay napupunta sa bank 1 o bank 2. Okay? So, yan po ang pag-uusapan natin ngayon. So, kadalasan ko po na-encounter dito mga sir is yung Toyota Wigo. So, sa Toyota Vios, hindi pa naman siya ganun. Sa Toyota Wigo kasi na-encounter 2017, 2018 model. So, maraming customer nag-complain sa akin, sir, bakit ganito? In-scan namin, nagka-problema yung oxygen sensor. Okay? Napaglaruan ng daga, napaglaruan ng aso. Nginat-ngat yung wirings, pinutol yung wirings. So, okay, andun na tayo, mag-check engine yung sasakyan. Alright? Pero based sa aking experience, sa aking pag-check up ng sasakyan, hindi po naramdaman doon na umitim yung usok o naging mausok yung sasakyan or nagiging drop yung RPM, nahirap yung makina, palyado, wala pong ganong nangyari. So, nasa normal condition pa rin po siya mga sir. Ang masakit lang sa mata ng owner is yung lumabas yung check engine. May check engine po siya, so kaya po mahirap po yan. Medyo nangangamba ka palagi, baka anong nangyari sa sasakyan mo. Alright? So, ganito payo ko sa inyo mga sir. Pagka nag-check engine ng inyong sasakyan, dahil marami na pong beses ako na-encounter niyan. Pagka nag-check engine, Toyota Wigo, may focusin ng Toyota Wigo. Pagka nag-check engine po yung mga sir at in-scan mo at pinutol po yan ng daga o asong pinaglaruan, huwag mo nang idugtong pa. Huwag mo nang idugtong pa. Nagagamitan mo lang ng connecting wire, ipipihit mo lang ulit, putulin, tapos dugtong ulit. Huwag mo na pong gawin yan. Alright, mas mainam pa sigurong gawin kung tanggalin yan, bunutin at lagyan ng panibagong wire. Kasi naka-encounter ako niyan, yung wire po na nakalagay dyan mga sir, sa oxygen sensor, which is ganito po ang sakit niyan mga sir. Yan, ganito po ang mga sakit niyan. So, oxygen sensor, yan ang sakit, ito ang facing, yan tatlo sa taas, sa lock na yan, may lock yan kasi tatlo sa taas, ito sa ilalim. May 1, 2, 3, 4. Okay? Bawat numbering niyan, meron pong kanya-kanyang designation niyan. Anong trabaho nila? Sa number 1, heater negative. Okay? Sa number 2, heater positive. All right? Sa number 3, oxygen auto signal, oxygen signal. All right? Sa number 4, oxygen signal ground or negative. Okay? So ang nagbabasa po niyan yung ECU lang po, mga sir. All right? Wala pong iba. ECU lang, module lang ang nagbabasa niyan. ECU na po ang nagtitimpla niyan sa bato, pasok, labas at pagbato niya ng signal papunta sa loob. At yung ECU na po ang nakaprogram na magbibigay doon sa sasakyan kung ano magiging mangyari. Pag ito ay naglap sa negative, naglap sa positive, nawala yung signal, nagiging positive, yan po ang mangyari mga sir. Alright, so balikan natin. Marami na po ang customer na nagpagawa sa akin, nagpa-scan, tinanggal natin, dinilit yung code, nawala yung code, tapos dinugtong natin yung wire, okay? Dinugtong ang wire, binalik, inayos, tinipan, pero ang nangyari mga sir, pagdating ng ilang, hindi pa umabot yata isang araw, bumalik ulit yung check engine. So wala naman problema sa takbo, walang problema sa usok, wala nga talang makina. Pag nag-aircon, good. Lahat pag binuksan, nasa maayos. Ang kaso nga, nag-check engine siya. So ito payo ko sa inyo, pagka nagkaroon kayo ng ganyang problema sa inyong Toyota Wigo, huwag na huwag nyo na pong gawin pa na idugtong yung wirings. Okay? Mas maganda na humanap na po kayo ng bago. Or yung wirings na nakakonect doon sa inyong auto sensor, lagyan na po ng panibagong apat na wirings. Kasi ang wire po niyan, hindi po tanso. Kulay puti ang wire niyan, pagkakaalam ko. Ngayon, pag idinudugtong nyo po yan, yung wirings na yan, kung naputol, dinugtong nyo ulit. Yan, ito yung wirings, nandito. Yan, naputol dito. Tapos, idinugtong nyo ulit. Yan, idinugtong nyo ulit. Yung wrapping kasi nyan, pagdugtong mo dito, yung wrapping ng wire nyan, galing dito, magkakaroon po siya ng buhol-buhol. Kumbaga sa spring, na ilalagay mo sa pan, lagyan mo, testingin mo, lagyan mo yung pan, yung auxiliary pan, yung positive side or negative side of positive side, lagyan mo ng spring. Okay? Kahit ganito kahabang spring. Tapos, paikot-ikot siya spring. Tama? Ilagay mo, idugtong mo dito, papunta siya ngayon sa pan. Ito yung pan. Right? Nasa positive siya. Okay? Kasi yung isang wire is ground. Dito siya, trigger. Pagka ipasok, ilagay niyo po yan mga sir. Hindi diretso ang kuryente.
Yun ang experience ko. Hindi po siya didiretso. Iikot-ikot pa siya dito. Tapos hihina bago siya pupunta dyan sa pan. Alright? Parang yun ang nakikita ko rito. Kaya pag naputol, mas maigi. Galing dito sa puno. Hinangin na po siya. Okay? Lagyan na po siya ng dugtong. Bumili ng panibagong wire na ganito. Hanggang doon po sa kanyang sakit sa dulo. Alright? So wag nyo na pong gaya, wag nyo pong lagyan na tatanggalin, ibubuhol, tatanggalin, ibubuhol, tatanggalin, ibubuhol, tapos ibalik. Alright? Okay naman yan, babalik. Magiging babalik yung wire, magiging diretso uli. Ang kaso, mahina ang basa yata dito sa ohms. Yung mga basa, reading ng ohms dito, o volts, o ilang meter, ilang millivolts yan, ang basa nila, parang nagbabago. Kumbaga, kung nakaprogram yan sa ECU, kunyari, ang nakaprogram doon is 0.035 ohms. Okay? Pagka nagkaroon ng ganito, nagkaroon ng buhol-buhol, pagka nagkaroon ng ganyan, baka either bababa pa yan ng, ibis 35 yan, magiging 0.30 na lang yan. Okay? Pag nawala to, babasahin na kaagad ng ECU yan, yung 5 na nawala, i-re-report niya yan as check engine ka na. Okay? Yun ang nakita ko. So marami akong customer na nagpagawa ng ganito sa akin, pero nung pangalawa, pangatlong customer, hindi ko na ginawa. Sinabi ako, sir, mas maganda replace ng panibago. Huwag surplus, panibago. Kasi yung surplus, nagamit na yun. So kailangan, pwede naman surplus siguro, pero linisin mo muna. Okay? Linisin mo na bago isalpak. Dahil meron na po yan deposit, carbon deposit sa loob. Alright? So yun lang po yung topic natin ngayon, mga sir. So bakit wag nyo nang gawin na idugtong pa? Okay? Automatic works, mabuhay tayong lahat. Panoorin nyo yung video na ginawa kong Toyota Wigo. Ito yun. Start natin kasi may check engine daw to. So pag check engine yan, dapat hindi namamatay yung check engine ito. Yun, hindi nga namatay. Tap. Ano kaya to? Basahin natin. Auto sensor bank 1, circuit bank 1 sensor 2. Okay. Next. Auto sensor high voltage bank 1 sensor 2. Auto sensor low bank 1 sensor 2, current pending. So more on auto sensor siya lahat. Ayan. So 1 2 3 4 5 4 siya auto sensor. Okay? So back natin. Punta natin sa hindi mo na. Punta tayo dito sa harap. Visual check up kasi auto sensor yung problema. So good naman to. Yung auto sensor na to papunta dun sa harap. So yun, walang putol. Sa ilalim kasi bank 1 bank 2. Yung sa ilalim mo sir, kinagat. Yun oh. Yan. Yan, pinutol putol. Yan, sensor yan. Auto sensor. Okay, so tingnan natin kung magawa pa natin yan. Yan, automatic work. So, tingnan natin sa ilalim yung nag-check engine kay sir. Ayun. So, ayun. Madali lang naman siya i-diagnose siya. Nakita ko agad siya. Dahil visual pa lang ako kanina, hindi pa i-discount. Nakita ko na. Sa itsura ng sakya ni sir, bagong-bago pa naman eh. Kaya wala pang masyadong malalang problema pag ganito ang sasakyan. Makinis pa lang. So, 2 years pa lang daw to. Tara, buksan natin. Sakto lang din, pambilimbigas, ulam. Sakto lang. Ayos na, matindi nga dumali. Oh. Ito mga sir, check engine to. Kaya gapangin natin sa ilalim. Halak ka, may kaparehas pa na kulay. Patay tayo dito. Hindi, naglulus yan. Ah, sa bagay dahil may dating. Oo, oh, mahirap yan ang mahirap ano, may encounter kasi lahatin mo talaga yan. Baka nalay. Aray. Oh. Kakain ko na lang kayo pag maluwag na rin. Kakain mo lang kami doon. Pag medyo ano na, baka ayos ng takbo, okay naman. Gas consumption mataas. Medyo pati
Okay, isa lang. Ayan. Right. Kakamalay sobra. Ayan. Pag nabasa, delikado to. Okay. It's good. Ayan pa. Isa. Okay. Ang gawin natin dyan is tapilap natin to. Okay, so yun. Natapos na din natin mga sir. Okay, so testing natin. So automatic works on natin yung susi. So nakita ko na sa ilalim. So, hindi muna natin iscan, hindi ko rin yan dinelete kanina. So pa-startin natin. Start. Okay, meron pa rin siya. So kailangan natin i-delete mga sir. Yan, nakasaksak na scanner. So may check engine pero nagawa naman natin na sa ilalim. Try ko munang i-delete. Yan, check engine na yan. Delete muna natin kasi hindi ko dinelete kanina. Trinish ko muna yung problema. Tingnan natin kung ilan yung trouble codes. 3. So ibig sabihin hindi pa rin talaga nagalaw. 3 pa rin. 4 current tsaka pending. Okay. So delete natin. Kung walang ginalaw dito sir sa ECU, wala naman. Wala ba filler doon lang? Okay to. Okay, so read fault code tayo. Read codes. No fault code. Postpone. Okay, start natin. Nako. Wala na siya. Tapos.